heavy, his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire. And his blood as an overflowing stream shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity, and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err. Ye shall have a song, as in the night when a holy solemnity is kept, and gladness of heart, as when God goeth with a pipe to come out with the mountain of the Lord, to the mighty one of Israel. The Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall show the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of devouring fire, with scattering and tempest and hailstones. For through the voice of the Lord shall the Syrian be beaten down, with smoke in the mouth. In every place where the grounded staff shall pass, which the Lord shall lay upon him, it shall be as tablets and harps, and in the battles of shaking will he fight with it. Sabay-sabay. For Tophet is ordained of old, yea, for the king it is prepared. He hath made it deep and large, the pile thereof is fire and much wood. The breath of the Lord like a stream of brimstone that kindle it. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na po pagpalain niyo, matuto. At salamat po, Lord, sa another year. I pray na pagpalain niyo bawat isa, turuan. Lalo po kaming maglapit, lumapit sa inyo, Lord. Ang salita, alamin namin, Lord. Even yung purpose na, alamin namin bakit kami dito. Therefore, di kami stay away from your will, Panginoon. Yung mga bago, Lord, I pray, mga bata, alam na nila yan. But bigyan na po sila ng biyaya, kami yung bawat isa, yung lingkod, para magpatuloy at maayos, Panginoon. Alam po, Lord, mga salamat again. Ang alaos kami sa anniversary. Celebration, but importante itong nagawa namin lagi, mag-aaral, sumunod sa inyo, Panginoon, alamin, ganapin ang inyong kalooban. Kailangan po, Lord, again, gabay niyo bawat isa ngayong gabi, makaintindihan po namin ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, basa lang natin, 7 minutes na, so, na-extend tayo ng mga 30 verses to 33. So, okay lang, magpaganda nito. Okay, so ang title po natin, unahin ko na yung last four, no? Naalala nyo pa ito, 26, Isaiah, In Perfect Peace. Naalala nyo ba yan? So magulo, pero may kapayapaan. Yung mga anak ng Diyos na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sa anak ng Diyos. So dito na kayo, dalawa. Dito, doon ka na. Doon ka na. Then, after that, worship the Lord in the Holy Mount of Jerusalem. So, ibig sabihin, kung naalala nyo yan, meron tayong place of worship, so pero hindi necessarily, dinify niya ni Jesus, kung naalala sa chapter 4 ng John, hindi importante yung lugar eh. Dati talagang lagi yung lugar, kasi nga, I believe, tinuturuan tayo. Kunwari, nasa lugar ka ngayon, nasa church ka ngayon, basta, nandiyan lang ako sa online, anong pagkakaiba, no? At least, di pa ako gumastos, di pa ako ng masahe, pwede naman, di ba? Pero hindi pareho. Hindi pareho yun. So I believe yun ang tinuturo sa kanilang Old Testament. Ngayon talagang kahit saan, pwede kang mag-worship, mag-aral, walang problema. Pero sa church ngayon, ganun din. Kaya ang church talagang assembling. So, mahalaga na tayo nakikita-kita, and then yan, mag-aaral tayo ng ganito. Hindi yun, hindi ko nakikita. Naka-encourage pag dito kayo. Okay? Kaya worship the Lord in the Holy Mount, mayroon siyang tinalagang lugar. Okay? And then, second to the last, discretion to the sober, not to the filthy drunkards, Isaiah 28. So, medyo na ano dyan yung mga manginginom. So, define natin yung define dyan. Hindi maganda, okay? Ganon din mga bay, baka na manginginom agad dyan. Dapat ano na agad kayo. Marami pa dyan na hindi manginginom. Gusto nga, bakla lang ata hindi uminom. Hindi naman. Dami dyan, kahit sa amin. So, pangit na pagkano, sorry. Hindi kita tawa. And then, last week, the blind shall see out of obscurity. Napakaganda rin yan last time. So, maraming sikat na passages dyan. But, yung sabihin, no, kahit bulag ka na, makakita ka pa. So, parang ano siya, no?
tawag dito, na-fulfill din kay Jesus. Alam niyo naman, marami siyang pinagaling na bulag. So, pero again, ang ano niyan, medyo prophetic yan. Parang ngayong gabi ulit, no? May mamaya ang focus natin dito, mga rebelde. Sino rebelde dito? Ngayon rebelde, Abu Sayyaf. Ano pa? Marami yan niya, Muslim, eh, no? Nagugulo dito. Pero maraming rebelde kahit sa bahay, kahit sa church. Ayan, title natin ngayon. Huwag niyo tulugan, ha? Napakaganda nito, eh. A beacon upon the top of a mountain. Nasa verse 18 ba yun o 8? Sinend ko sa inyo. Ayan, 17. Okay? So, dito lang pala nabanggit yung word na beacon. Alam niyo yung beacon? Nakain ba yung beacon? Hindi yan niluluto na ano, piniprito, ha? Sinabing beacon, yan ay, ano natin dito? Ganda nito. Maybe later. Hindi kinakain yan. Beacon. Sabihin, anong ilaw yan, nalalagay sa taas, yan, pwede sa tower. A lighthouse or other signal for guidance. So, makikita natin kanina, another word or another na ginamit na ano doon is symbol is yung sabi nga doon. Ensign, okay? Parang sign, ensign. Pero gusto ko itong beacon para tandaan, sabi nyo, a radio transmitter, pero hindi yan. Pero kahit yung radio transmitter, ano yung beacon, yung sabihin, nalalaman mo kung nasa, parang GPS. Marami na mga ganyan ngayon, mga tag, di ba? Alam nyo ba yun? Ibili ako ng patay siya, ano eh, hindi mawala yan. Mga aso, wala naman kami aso eh. Ah, Stephen, ah, nalagyan ko to. Ang sasakyan. Anyway, ibig sabihin, alam mo, andun yung kasi, nagsumisignal, chut-chut, mga ganun. So, ito, a source of light inspiration, and yung literal muna, ito. A signal fire, commonly on an hill, tower, or pole. Signal. So, nalalaman mo, either may distress, kung ano man yan, basta may sinisignal yon. Again, yung mga lighthouse, ganun po yan. Ngayon, di na kailangan yan eh. Modern na ngayon. Meron na silang mga, pero alam mo na, kung may mga, kung nasira yung navigation something nila, pag lighthouse, alam nyo, malalapit na yung mga bato doon, at least, alam niyo yung nagagaling sa napakalawak ng ocean, di ba? Nakita nila may light doon, alam nila malapit na sila. Hindi sila dediretso doon. May mga bato doon at least nalalaman nila kung nasan sila. So kaya yun ang beacon, okay? Babalikan natin mamaya yan. And then again, title natin ngayon, A Beacon Upon the Top of a Mountain. Pero ang ating subtitle, napakahaba. How hard preaching works while lame or smooth preaching causes many to err. Haba, no? How hard preaching works while lame, smooth preaching causes many to err. Pag sinabing many to err, nagkakamali. Err. E-double-R. Nabanggit yan dito kanina, no? Sino ba yun? Basta err. Error. Parang error. Err. Okay? So, ulitin ko, how hard preaching works. Alam nyo, hard preaching, sabihin, yung talagang pinipreach mo, yung dapat mo i-preach, hindi ka nag-withhold. Okay? Kailangan mo sabihin, sabihin mo. Yung pag lame, smooth preaching, makikita natin dito yan. Okay? So, ulitin ko, a beacon on top of a mountain. Kung kinukumpara dito yung tao ng Diyos, mamaya makikita natin. Yung sinasabing beacon doon, yung mga Kristiyano actually. Pero hindi lahat, kasi nga, ibang Kristiyano, lame, pwedeng pastor din. Okay? Pero actually, yung people of God yun. Okay, umpisa natin. Dami nito eh. So, sabi dyan, woe to the rebellious children. So, sino kaya ito? Kasi marami na tayong tinukoy, mga bansa. Kaya makikita natin namin, mga Israel na naman to. Okay? So, woe. Pag sinabing woe, sabihin nyo nga, woe. Woe. Yan ang basa dyan, ha? Sabihin nyo, woe. So, woe to the rebellious. Ibig sabihin, kapighatian. Ibig sabihin, parang sinusumpa or kawawa to. Parang ganun. Pag rebelde ka. Ano ba yung rebelde?
bakit natin na yung mga rebelde ng mundo? Kasi para silang mga ewan doon, di ba? May kapayapaan naman dito eh. May gusto silang, may platform kami, mayroong pagbabago. Usapan natin kung kailangan mamundok. Ngayon, minsan talagang ang hirap din, di ba? Pero, kahit na paano naman, hindi na tayo naniniwas sa panahon natin ngayon, di ba? Mag-revolution ng ganun, okay? May, kaya nga itong kailan lang, di ba? Sa mga, kahit na paano na pupuna naman, na sana maparusahan na talaga si Pauchi, si ano, si Giboloy, yung gusto ngayon, no? Sana lang, pray natin. Banda sa dami na kasi, mag-pray nyo kasi, yun ang gusto ko talaga dyan, no? Kasi parang sabihin niya, magiging ano pa siya eh. Martyr pa eh. Kaya pag ganyan mga katinding loko-loko, brain cancer po talaga yung the best dyan. Panalangin natin. Amen? Kasi ang Diyos naman ang gagawa na, hindi natin ano yun. Pero ang dami sinisira po ng mga yan eh. Kailan lang siya na yung uso. Kaya napapakinggan mo tuloy mga kalokohan talaga eh. Sabi ba naman, mali yung baptism daw sa Father, Son, Holy Spirit. Mali daw yun. Dapat Jesus. Eh, ganun din yun eh. Si Jesus nga yun kasi hindi daw name yung title. Mga ganun kalokohan. Eh, magaling palang magsalita yan, no? Okay, ano na ng demonyo talaga eh. So, natawa ka na na asar eh. Na-play ko ba? Eh, tingnan nyo dyan. So, pag rebelde ka daw, again, mga bata sa church, ganyan din. Ano ba yung attitude ng rebelde? Yung may kaayusan naman, gusto mo, magbago. Tapos, radical yung ano mo, di ba? Mayroon dito, nakita si DM, pasto, parang mali yung grammar mo. Diyan mismo sasabihin mo. Ano, gusto mong papansin, parang ganun eh. Ganun yung mga rebelde, papansin. Kakaiba yung ano, extreme, yun ang tawag dyan, extreme yung kanilang ways. Kung may salaubing ka dyan, hindi pag-usapan natin, ba't kailangan mong ipag... So, kawawa po yung mga yun, ha? Eh, mayroon mga na-attract din sila. So, huwag ka rebelde. Amen? Amen. Sa church, sa bahay. Ano yung tsura ng rebelding anak? Diba? Yung lalo eh, sa bahay dyan, nag-uumpisa yan eh. Pinapakain ka, pinapag-aral ka, bata ka pa, pinupunasan lahat ng punasan sa'yo, makukuha pa mag-rebelde. So, hindi magandang attitude to. Ngayon, i-relate natin sa mga anak ng Diyos kasi, obviously, mga hindi paligtas, lahat tayong ano dyan eh. At ang context dito, mga people of God nga to. Okay, mamaya may pag-asa sila, pero gusto ko sabihin na sa introduction, yung rebellion na yan, mapansin nyo yan sa inyo pag meron kayo nga, pag kailangan nyo gumamit ng dahas ba, or ng hindi magandang parang. Kung may talagang, yes, hindi yan, may nakitang mali akong tinuro, ganyan. Ano yung dapat mong gawin? Nagkamali, pag-usapan natin yung kaya na pa, di ba? So, Sunday school na lang. Mayroon talaga nakitang mali talaga. Kunwari, ano ba? Kunwari ay... Ayun nga, kunwari na... Kibuloy kasi. Sabi ni Kibuloy, mali daw yung in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Dapat daw. Hindi ko na natapos eh, pero siguro, Jesus. Pareho lang. So, big deal yung idea. Kunwari, anong gagawin mo? Dapat. Sa palagay mo lang, yun ang tama. Anong dapat mong gawin? Kanino? Hindi, ako nga eh. Nagtuturo. Palagay mo, mali. Anong gagawin mo? Ayun, di ba? Hindi mahirap eh. Pero yung pag meron kang rebellious heart, gagawin mo dyan, nasabihin mo sa katabi mo. Di ba? Ganun yun eh. Kata kang si Absalom. No? Ninanakaw mo yung puso nung hindi naman dapat sa'yo. Di ba? Eh ako, yung loyalty niya sa akin, hindi naman sa akin dapat eh. Yung nga, tinuturo natin sa Panginoon eh. Pero in a way, may ganun kasi talaga eh. So, wag mong pangasan yung di sa'yo. Amen? Ganun yun. So, isito na, wala pa yan eh. Pero sinasabi ko lang sa inyo, kasi pwede mangyari yan. At nangyayari yan. Para alam niyo gagawin niyo. Amen? Amen? Kung sakali rin na talagang, alam mo na, katulad niyang, may kaibigan kayo dito, umalis, napagalitan, ganyan. Nahatak kayo dyan, pwede kayo mag-question ng mag-rebelde din kayo. Kaya iwa-watch nyo yun. Kasi kahit mga anak ng Diyos nga, people of God, nangyayari yan. Nangyayari talaga sa Israel yan. Okay, tuloy natin. So, ito daw yung ginagawa nila. Again, wala pang rebellion na ano sa Diyos dito. Ang sabi dito,
another great example, sabi diyan, bakit daw si Rilbeta ang ginagawa niya? That take counsel. Ibig sabihin, nagtatanong naman, ano mo kailangan gawin? Maganda yun, di ba? Problema, sabi niya, but not of me. Ang dalas po niya sa Bible. Na minsan alam nila yung tama ang Diyos, pero minsan siguro dahil ayaw na nila, masyadong strict sa palagay nila, or talagang ayaw nila yung tatahakin. Pag sumunod sila exactly dun sa gusto ng Diyos sa kanila, nakikita nila parang mahirap yan. Ha? Nag-iisip ngayon ng ibang paraan. Kaya, sabi dito, rebellious daw sila, and na, and that cover with the covering, wala namang masama mag-cover. Problema, but not of my spirit. Interesting, di ba? Kasi minsan, ano ba yung mga kinocover natin? Kasi kasalanan, kinocover ba yan? Diba? Sabi, for love shall cover a multitude of sins. So, pinagtatakpan natin minsan yung kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig. Pero may mali at may tama eh. Dapat sa spirito ng Diyos. Yung nagsasabi, hindi mo itatago dahil pinoprotektahan mo siya at yung sarili mo. Maraming, may nag-adultery kunwari dito. Eh, malatatinding kasalanan yun. So, dapat yun. Diba? Anong gagawin natin? Yun ang mahirap i-deal mo, pastor. Pero, again, according to the Spirit of God, dapat din yung sarili mo lang. Okay? Bilisan lang natin dyan kasi para makita, alam nyo at issue yun. That they may add sin to sin. Yun na nga, sakto na yun. Kinukoberan mo, kasalanan na, kasalanan, nagsinungaling ka, ganyan something. O, di kasalanan naman. So, hindi gusto ng Diyos yun. Obviously. Ang dami pa nito. So, that walk to go down into Egypt. So, paulit-ulit din po itong go down to Egypt, go down to Joppa. Ibig sabihin niyan, humihingi sila ng tulong. Sa Egypt pa. Sino ba yung Egypt? Kalaban ng Diyos. Maraming Diyos-Diyosan. Naggaling po dyan yung mga Diyos-Diyosan. Pag inaral niyo. Ba't hihingi yung people of God ng counsel at tulong doon sa mga ganong klaseng tao? Yun ang matindi. At tatandaan niyo kasi minsan kayo, ano na kayo, basta may kailangan ako, di mo na matulungan eh. Punta nga ako sa, yun na yun, name. Fill in the blank. Pupunta ako sa Mumbai, kung sino man yan. Sa amin dati, mayroon sa sweepstakes. Medyo nagtampo si pastor din dun eh. So, kaso, wala, lang pera, ganyan, may sakit. So, pero sweepstakes ka pa. Sugal yan eh. So, nagkasamaan din ang loob yun. Kaya ang hirap ng pastor eh. So, hindi tayo lalapit sa mga anak ng demonyo, lalo kalaban ng Diyos. Mahirap ba intindihin yun? Minsan, mahirap intindihin yun. Basta sa gusto ng boss ko, mag-iinuman kami mga, eh, boss ko yung pastor. Anong gagawin ko? Principal ko yun. Galit ang Diyos doon. Paulit-ulit po yan sa Bible, sa Israel. Huwag nating gawin. Kaya sabi dito, have not asked at my mouth sa Diyos ka magtanong, hindi sa kalaban ng Diyos. And strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. Ginagamit natin kayo sa Pilipino, di ba? Sa anino kita, ibig sabihin nun. Ano mga politiko, dito ka sa aking partido. Yan, hindi din naman yan. So sa Diyos ka lang. Amen. Lalong huwag sa kalaban ng Diyos. Ang dami ito. Therefore, shall the strength of Pharaoh, okay, may nagtitiwala ka doon, anong mangyayari sa'yo? Yun mismo magiging kahihiyan mo. Imagine nyo, kunwari, ako si pastor, di ba? Panaibanat ko kay Abante, tapos ngayon, may pera daw si Abante, ngayon, nagbibigay daw siya ng ganyan. Ay, sige. Napaka-godly mo talaga. Mabulahin ko na eh, para ako yung yan, nangyayari po yan kahit saan. Pero, mapahiya ako nun, di ba? Ganun din to ngayon, ganun din, mga politiko, kung sino man yan. Ngayon, dating dumidikit kay Duterte, siyempre, wala na siya ngayon. Okay, nakakahiya na siya ngayon. Ganyan-ganyan lang. Kaya never kayong, ganun yung magpapa-under kayo sa kalaban ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. Pwede namang ano eh, at peace kayo, hindi kayo nag-aaway, pwede namang ganun eh. Kasi gawin, gawin mo yung gusto mong gawin, ako, pero huwag kang papa-under. Kasi bandang huli, magiging kahihiyan mo. Medyo lalakas ka ng konti, makaka-take advantage ka dun sa kanya, kaso alam niya rin yun eh. Isingiling ka nun. Alam mo ba? Hindi, yung isingil eh. Meron lagi yun. Hindi pwedeng walang kapalit yun. Tuloy ko lang, for his princess were Zoan and his ambassadors came to Hanes, kung ano man yan. Dalawang lugar yan sa Egypt po yan. Okay, sabihin lang,
pumunta, ganyan po madalas yan. Okay, kahit sa mga bansa, kunwari China, tsaka Pilipinas, paano magkakaroon ng deal yan, bibisita muna yung isa doon sa lugar ng isa. Ganun yan, papayabangan yan. Okay, so yung sabi, ay, nagpunta siya doon, yung sabi, mag-friend sila, ganyan, meron silang ali. So, hindi tayo pupunta doon. Amen? Kaya may kilalang ano preacher, si Ravi, yan. Pinangalan ko nga dati yan kayo niya. Kaso, yun nga, hindi naman ikaw yun eh. Pero loko-loko pala yun. Doon tayo pumunta sa Mormon. Sabi, wala naman akong compromise eh. Hindi, pinakinggan ko, dalawang beses yun. Sabi ko, nagsisi ako, talagang compromise. Wala naman akong kinompromise eh. Pinuri mo ng pinuri mo. Buti sana kung binanatan niya yun eh. At yun ang dapat niyang gawin. Kung totoong lingkod siya na hindi eh. So, never tayong pupunta doon. Basta pupunta lang naman ako doon eh. Pag alam mo na eh, again, lalo sa atin. So, kailan lang, may nag-post na naman kaibigan ko eh, mabait yung kaso. Kasi talaga si Billy Graham, ang daming na ba, ang daming na ano eh. Siguro hindi alam yung ginawa niya. Kaya sinasabi natin. Sabi ba naman, wala lang perfecto eh. Okay, walang perfecto. Pero iba yung compromise niya, hindi yung basta-basta. Okay, naiintindihan niyo ba yun? So, huwag kayong pupunta na sa lugar, in-invite ka. Alam niyo yung nangyari kay Nehemiah? Ang galing niya si Nehemiah. In-invite siya, kainan tayo dito, hangout lang tayo. Ay, ginagawa ako dito eh. Ganun dapat kayo. Ganun yung company namin yun, yung grupo namin. Again, hindi ko sila inaaway. Pero yan, pinag-usap, inuman na naman yun. Kaya ako bantay sa bahay bukas. O sila mag-iinuman, dalawang araw. Ay, okay, makikisa-usap ka lang naman nun. At least mag-relax-relax ka. Hindi na! Alam mo na eh. Sinubuhan ko na ila sa dalawang beses. Wala, wala akong mahihita dun. Alam mo na. Hindi tayo. So, huwag mo nang puntahan yung mga kanang pinagmamalaking lugar. Paandarang ka lang yan. Amen? So, yun lang yun. Tuloy natin. They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help, nor profit, but a shame, and also a reproach. Inulit lang niya po. Yung Egypt niya, okay, may kakayanan sila nung panahon na yon. Pero magiging kahihiyan niya. Tapos pag sumausaw ka pa doon, di ba kaibigan mo yon? O ano nga sabihin mo, kaibigan mo talaga ngayon. Hindi tayo mga bata eh. Kaya ngayon, hiyang-hiya yung mga naging kaibigan ni Epstein. O ilala niyo yun. Yung bilyonaryong pervert. Pakamatay na daw. Pakamatay. Pinatay yun. Kasi dami niyang dinamay. Okay? So, kayo may pagkaibigan. Pag alam niyo na, at least huwag yung makikita ng tao. Kaibigan ba kayo? Kuha? Tuloy, the burden of the beast of the south. So, familiar sa linya na yun. Nagsabihin lang. So, may particular siyang tinutukoy na bansa. So, hindi sinabi dito, pero sa south, Egypt na naman yan. South yan ng Israel. Into the land of trouble and anguish, for whence come the young and old lion, viper and fiery flying serpent. They will carry their riches upon the shoulders of the young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them. Again, ganun pa rin yan. Ibig sabihin lang, hindi nyo napansin yun, mga hayop yun. Pero kahit ngayon, yung mga hayop nga ngayon, yung mga sasakyan, ganyan, parang ganyan yan eh. O yung mga pets, mamamahalin yan. Kay Solomon, alam, nakita niyo yung listahan ni Solomon ng kanyang ini-import. O, andun yung mga hayop doon, binanggit yung lion. Meron ba? Peacock, di ba? So, yun ang sabihin nun. Dinadala, tapos bandang uli, by the way, yung China, ganun daw, yung eh, tinatawag silang panda diplomacy. Alam nyo ba yun? Malaman nyo. Pero, basically, sila yung may-ari kasi ng panda, di ba? Pinapahiram lang nila sa ibang bansa, pero hindi pa rin daw sa kanila yun. Kaya nagbabayad sila dun. Hindi nyo alam yun, no? Malaman, pero ganun yung ginagawa. Nari sa US, pinahiram sila ng panda, sila mag-aalaga, pero magbabayad pa sila sa China. Ewan ko, ba't ganun? Pumapayag sila sa ganun arrangement. But anyway, hindi tama. Amen? Pero ganun yung nangyayari dito. Whatever, kaya walang pakinabang, sabi. Tuloy ko lang ha. So, parang weird pastor. Ha? Hindi, ganun talaga. At, anyway, tuloy lang natin. For the Egyptians shall
help in vain. So tutulong naman eh, pero wala pa rin magagawa. Parang yung sabi ni Pastor, kaya ayaw niya na magpabutas doon ng utak. Naisip, binabanggit, gagastos pa ako. Baka mamatay pa ako dyan. Hindi ganito, iisip ko na lang. Tama naman. Kaya ni-research ko rin yung talagang ganun para sa isang taon, dalawang beses ulit, mapalitan yung battery. Hindi puputasin na naman. Kaya talaga daw lalakas ka. Hindi. Kaya pastor, si Pastor. Pero gusto ko sabihin doon is, may mga tulong na parang hindi tulong. Yung, parang ganun. Tulungan kita, Pastor. Magbayad ka muna. O kaya, yan. Yung ano nyo. DM, please tayo. Ano tayo? Sakay kita sa sasakyan ko. Punta tayo sa ganun. Punta nga, tanga ka. Saan mo tayo punta? Libre pa kita. Walang libre. Handaan nyo yan. Walang libre. Lagi mayroong purpose yan. Alamin mo yung bakit ka nililibre, bakit mabait sa'yo. Okay? So, kaya niya sabi dito, tinutulungan sila pero walang kwenta. To no purpose, therefore, I have cried concerning this, their strength is to sit still. Ito yung medyo mayroon pintindihin eh. Pero, ang in-review ko na ito eh. Pero parang niya sabi dyan, minsan may, sabi nga nila, the best thing to do is to do nothing. Minsan na, hindi lagi. Kasi minsan may mag-ano to sa kaligtasan. Kung lalang yung kaligtasan natin, di ba yung rest? So, importante yan. Yung iba, gawa ng gawa, at hindi pala maligtas. Kasi mali yung method nila eh. Yung panahon ni Jeremiah, ganun din. Ang payo ng Diyos sa kanila, sumuko na kayo. Yun ang gusto ng Diyos sa kanila, sumuko na sila. Sumuko ba sila? Yung iba. Pero yung iba, patay. Ayaw sumuko eh. Minsan, ganun. Okay, tuloy natin. Now go write it before them in a table and note it in a book that it may be for the time to come forever and ever. So interesting na naman kasi kung pinag-usapan Isaiah lang dito tsaka yung mga Israel, bakit forever and ever? So alam na natin kasi sa Isaiah hanggang ngayon buhay pa rin yung kanyang sinulat at natututo pa rin tayo. So ganyan po ang minsan mga bagay na sinusulat natin. Again, pag na-establish natin. So kaya ngayon na yung Bible po, hirap na hirap yung mga anak ng demonyo dyan, paano sisirain yan, sa totoo lang. Makikita mo yung effort nila. So, sinusubukan nila, may naluloko sila, pero hindi pa rin nila kaya. Nung na-observe yun, wow, amigo, ganito pala yun. Kaya kahit sa church natin, meron tayong mga ginagawang policy dito, turo, programa natin, na hindi na mawawala yan sa mga, sa inyo. Naintindihan niyo bakit ginagawa, ba't puro Bible tayo, puro Bible. Naintindihan niyo yung pagtanda-tanda niya. Amen? Yeah. Ba't di tayo basta gumaya doon sa ibang ano, ganito yung ginagawa nila, ganito yung ginagawa. Kung biblical yung gawin natin, pero kung hindi, hindi. Amen? Yeah. So yun yung parang sinusulat ko sa inyo ngayon, yung policy. Later malalaman niyo, ito pala yung tama. Okay, yung nagsasabihin doon. So dito, obviously kay Isaiah sa libro, talagang sinulat niya yan. Okay. Sabi niya, ano susulat niya? That this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the church. So, ayan po yung ang maganda example dito. Minsan, huwag kayong magtampo-tampo dyan pag napagalitan kayo. Amen? Minsan, para yun sa iba eh. Para matuto ka, para matuto rin iba. Sinabi sa Bible, depende sa kasalanan, obviously. Mababaw lang yan. Minsan papalagpasin lang, paparinigyan lang yan eh. Kung medyo matindi, sasabihan makakarinig ka talaga. Yan ang sinasabi dito. Kaya, sinabi, isulat mo daw. Tapos itong mga audio, mga rebellious yan, mga sinungaling pa, hindi nakikinig. But ganun. Bakit ganun? So, palagay nyo. Kung di niya sinulat yan, ngayon lang, dahil naluloko ng mga audio, kasi hindi nila binabasa to. Eh tayo, nakita natin. So, hindi ako magbibilib sa sabihin nila, basta mga Hudyo yan, mga special yan. Hindi ako makikinig doon kasi sinasabi sa kanya eh. Hindi tayo maluloko doon, pero ang dami po naloko niyan. Amen. Amen. Yan, nabanggit ko sa inyo. So anyway, another verse sabi dyan, which say, ito yung sinasabi daw nila, ito na yung pinaka-highlight natin. Dahil rebelde sila, anong ginagawa nila? Iba-iba po yung rebellion. Iba, hindi gagawin yung sinasabi mo. Nakakalabanin ka. Iba talaga mag-a-class. Diba?
Pero ano yung sinabi nila? Kinakalaban nila ang Diyos. Sabi niya, which say to the seers. Sino yung seers? Nabanggit yan sa kay Samuel, di ba? Hinahanan. Ano yung seer? It's another term yan, another tawag sa prophet. Naalala niyo yung kwento kay Saul, di ba? Hinahanap ni Saul yung kabayo. Sabi niya, punta tayo dito. Ang tawag doon dati sa prophet, seer. Si Samuel yun. Yun yun. So, seer, prophet. Ang sabi daw nila sa seer, sa prophet, prophesy not unto us right things. Sa Tagalog, pastor, huwag mong sabihin sa amin yung tama. Anong klase ito? May ganun ba? Eh, kaya nga dito eh. Speak anong gusto nila. Speak unto us smooth. Sino gusto yung smooth? Ano may smooth? Ma? Hindi masakit, di ba? Smooth. Kaya again, title natin ha, How Hard Preaching Works While Lame Smooth Preaching Causes Many to Err. At ganyan po ang practice kahit mga Baptist na iba. Ina-adapt nila yung sa Catholic tsaka sa CCM. Baliktad. Yung mga talagang original Baptist preacher, nako, ewan ko. Kulang pa nga ako eh. Talagang ewan ko. Iba kahit walang point, sumisigaw eh. Tibay ng baga eh. OA naman yung para sa akin. Yan yung ginagawa. Amen? Pero obviously, yung tama ay sabihin mo. Diba? Sabi nga Pastor Jun, tama ba? O tama na? Ay, natutunan ako. Ayan. Ganun yun eh. So, iba ngayon ayaw na masak. Eh, ba't ka ba nasaktan salita ng Diyos? Ikaw may problema. Dahil sabi yung, sa Bible kasi, sabi yung, the law of the Lord is pure. Diba? Walang, ano dyan, kung nasaktan ka, ikaw yung may mali. Pastor, sakit nung sinabi. Eh, ba't ka masakit? Kung ano nga, ano na bang kasama, tamad yan. Tamad. Eh, pastor, yung pagkakasabi mo, tamad talaga namang, yung iba sabihin na medyo, ano ka, ano ko ba, parang nangihina ka ata, yun lang yan. O parang, medyo, ano, parang gusto mo ata ng, matanglay ka ata, parang gusto mo ng bakasyon. Eh, tamad eh, tamad. Iba naman, karnal. Sakit nung pastor ah. Habit ka nasaktan. May mali sa'yo. Pero kung right with God ka, hindi masakit sa'yo, nagpapasalamat ka pa. Kasi alam mo na yun ang kailangan mo, kailangan nila. Ba't ka? Amen? Okay, dito na sila. Start na tayo ng... So yun po kaya, ito, nabanggit ko sa inyo, naalala nyo, huwag nyo ako itetext na... Pastor, ba't mo sinabi yung pastor? Iba yung tanong sa ito yung sabi ko. Yung word na question, iba yung question, nagtatanong ka. Iba yung kino-question mo. Kanindihan nyo ba yun? Ba't mo, sa palagay mo, hindi ko alam yon. Hindi ko na-consider yan. Sabi nga sa'yo, misan di ako tulog dahil lang ano yung gusto ko sabihin dito, ano yung dapat ko sabihin. Yun ang iniisip ko lang. Yung tamang balance. Gusto mo ikaw na mag-preach? Yung iba sinasabing gano'n kasi, masakit naman, no? Napahiya naman si ganyan. Sino mo may hirapan pag may umalis dito? Di ba ako din? Ayoko nun. Kaya pag sinabi ko yan, para sa inyo, alam ko na yun, tansyado ko na yun, binabaka pa ng Bible yun, pati sa pinabaslo, mga natutunan ko sa mga maayos sa likod ng Diyos, hindi nyo kailangan sabihin nun. Eh no, yan daw yung ano nila, pag rebel din ha, gusto na smooth. Makinig ka sa CCF yun, smooth na smooth yun. Pero actually, Nike, ano na nga rin yan eh. Kahit mga pari daw ngayon, medyo Nike, ano rin yan. Ang gagaya na rin sa Baptist yan eh. So, yun nga, pasok na natin yung term dito na hard preaching. Ano yung sayo ng hard preaching? Yun nga, ibig sabihin, pag kailangan sabihin, sabihin. Kahit alam mo na may magagalit. At alam ko yung kasi iba pinapaano pa, sinasabi pa talaga. Ay, sa amin, pastor, ganito eh. Sa amin, ganyan. Yung mga style ng iba, ganyan eh. Ba't mo sinasabi yan? Okay lang, pag nagtanong, o natanong, or something. Yung iba, hindi. Kaya sinasabi nila, parang warningan ka. Pastor, sa amin, ganito ha.
Huwag na huwag niya gagawin kasi lalo akong mag-iinit pag ganun. Amen? Amen. Kaya, lalo kong papanatan yun. Alam niyo muna kung tama, of course, kung alam mo na kung tama yan, bigyan mo agad ng dahilan. Bakit tama to? Sabi mo, yun, pag-aaralan ko yun. Pero kung sinasabi mo lang yan dahil para sa palagay mo, itotone down ko yung preaching ko, nagkakamali ka. Amen? Kasi yan yun, yung mga nagsasabi niya, mga rebelde. Bandang huli, by the way, walang magsasabi niya, pastor, nagturo ka ng kasinungaling, wala, hindi naman sasabihin niyo ng ganun ka direct tayo. Obviously, sinasabi yun, pastor, parang lahat sila ngayon, may Pasko na, ay, may... So sila, may sayaman sila, may... Lahat sila, supporto sa Israel, pastor, karamihan niya, pastor. Dispensation, ano man yan. Yun yung pandora. Pag-usapan natin ano yung tama at mali. Never. So, yun yun. So, para sinasabi dyan, siya naglagay niya ng Diyos. So, mayroong mga tao daw ganun. Okay? And then, get you out of the way, turn aside out of that path. Yun daw yung sinasabi. Umalis na tayo dyan sa King James. Alam ko maraming ganyan, pero umalis na tayo dyan. Ang daming ganyan. Papakilala kung kani-kanino. Kaya ito mga andito, yan yung parang ano natin, non-negotiable. Amen? Amen? Soul winning, pastor. Soul winning. Magigit ko sa inyo, di ba? Soul winning namin, CCM. Ano pa siya, ang aso niya eh. Good luck sa inyo, ha? Gets na gets ko yun. Kasi ganun na style nila. Hindi nila style yan. Hindi nila kailangan. Sila iniwala dyan. Kasi ginagawa, invite-invite para ma-impress doon. Doon na sila magpapa, ano, Pentecostal din, mapakita na kung paano mag-worship dito. By the way, ganun pala sa kay Buloy, di ba? Ganun din eh. Ganun talaga mga pare-pare mga kulto din. Parang Pentecostal na halong, inalo-alo na lahat eh. Napanood ko tuloy. Iyak yun. Nagpe-pay namin. Ano? Nagagapay ko daw, magkasakit na lang ako. Hindi ako makulong yun eh. Gusto ko magka-brain cancer. Tapos mga pa-AIDS dapat, ganun. Ganun na. So parang magiging martyr pa siya ngayon pag nagkataon eh. Anyway, okay na rin yun kaysa wala. Ano? Nasa na ba ako? Yan. So, yun ang sinasabi daw ha, nung mga tao sa prophet. Huwag na tayo dyan! Huwag na tayo dyan! Then cause the Holy One of Israel to cease from before us sa Tagalog. Ayaw na yung marinig yung salita ng Diyos. Huwag mong paalala yun. Huwag mong paalala yun. Paano sinabi ng Diyos ngayon? Ha? Gusto nyo palang huminto ako. Ha? Ayaw nyo makilala. Parang romance one to. Eh. Nakabisado ko. Eh. And sabi niya, because you despise this word and trust in oppression and perverseness. Eh, gusto nyo yan. Ha? Therefore, this iniquity shall be to you as a bridge ready to fall. Sa Tagalog po, yung bridge madalas siyang ginagamit sa Bible. Yung parang sira. Ay, lalo lang sa building, ganyan. Kasi may sira dito, matindi. May sakyan. Okay? Especially sa building. So, may mga sira sa building na cosmetic lang, di ba? Natanggal na ng ano, pintura, wala yan. Pero pag nakikita mo may crack na, pag ganun, yan daw parang dinidescribe na magiging ganun kayo. At ganun na nga nangyari sa Israel, yung alam niyo ang kwento. Ang lakas-lakas nila dati. Ano nangyari? Panahon ni Solomon. Takot nga yung mga bansa sa kanila eh. Nag-o-offer yung King Solomon. Ganun, pag takot na takot sa iyong ano. Kahit sa opisya, tingnan mo yan. Yung mga takot na takot sa ano. Sir, ma, boss. Lahat na eh. Ano nangyari sa kanila? Ganyan po yan, nag-i-erode yung confidence. Kahit saan po yan. Kaya yung mga, tawag nila dyan is OP ba yun? Overprotective. Ayaw nila may masabi silang kahit konting ano. Mali. Kasi parang feeling nila babagsak sila. Eh pag talagang binagsak sila, maintindihan nyo ba yung sinasabi dito? Swelling out in a high wall whose breaking cometh suddenly in an instant. Ang binomba, yung tinamaan ng missile. Ang tibay-tibay ngayon, bagsak. And he shall break it. Ito, gano'n daw siya ka-break? Nabagit ko kanina ng building, pag may tamaan lang dyan, pwede pa i-repair eh.
Kasi kinumpara sila sa isang broken potter's vessel. In broken in pieces, he shall not spare. When you spare, hindi sila papalagpasin, hindi sila... So that there shall not be found in the bursting of it, sumabog, wala na rin makikita ang shirt to take fire from the earth, the heart, okay, heart yan ha. Ito po yung fireplace. Or to take water withal out of the pit. So yung mga broken pieces daw niya, hindi mo pwedeng gamitin na kasi wala na eh. Hindi mo pwedeng panghakot ng coal, hindi pwedeng ano ng tubig, wala. Talagang pira-pira. So yung nasasabi doon, durog. By the way, ganyan ang nangyari nga sa Israel. Noong una, talagang bilib sa ibang tao, ibang bansa ngayon, sabog. Wala na. May naloko pa sila, pero sana hindi tayo. Amen? Amen. For thus, abapo, for thus said the Lord God, the Holy One of Israel, returning the and the rest, shall ye be saved. Naalala niyo kanina yung sit daw. Your strength is to sit. You know, ang dapat nyo lang ginawa, kasi again, yung Egypt ang tinutukoy dito eh. So, meron silang alaban, dapat yung military nila malakas, kaso hindi sila bilib sa Diyos. Ay, mga pagkaibigan niya tayo doon. Hindi ka bilib sa iyo, kahit sa trabaho. Kung ito, malakas sa boss, ito yung boss, ito yung... Ikaw, may kagalingan ka naman, kaso alam mo, hindi sapat to. Hindi ako kakaibiganin ko to kahit bakla or something. Hindi ka bilib eh. Nakaya kami preserve ng Diyos. Kaya ganun ginawa niya sa Egypt. Ah, ganun pala ginagawa mo. Sige. Okay, sabi dyan. So, sabi niya, dapat kung hindi ka nalang gumawa ng effort, kasi effort din niya mga pagkaibigan eh. Dapat di na lang. Kung hindi ka, dapat doon ka maliligtas kung nanatili ka lang sa dapat mong ginagawa sa Diyos. Okay? In quietness and confidence shall be your strength and ye would not. Yan ang sinasabi sa kanilang Diyos. Huwag ka na may pagkaibigan dyan. Ayun ang confidence mo. Kaso sabi niya, ayaw mo eh. Ay, talagang gusto mong humingi pa ng tulong sa Egypt eh. Ang representative ng Egypt dito, ayun nga, yung mga nilalapitan natin, mga Bombay man yan or something, teacher na ewan, politiko. Hindi nyo kailangan yan. But he said no. Ang si Shana minsan, no? Pag ayaw talaga, ayaw eh. Bata naman yan. Kaso ang Diyos na nagsasalita sa Israel, ayaw namin yan. For we will flee upon horses. O sige, kung mahalo kami, tatakbo na lang kami. Kaso sabi ng Diyos, therefore shall we flee, and we will ride upon the swift. Hindi kami makakabol ng kalaban namin. Hindi, sabi, therefore shall they that pursue you shall be swift. E mahab, yung nahabol sa inyo, mas mabilis din. Naintindihan nyo, baka sa buhay Kristiyano, ganyan. Hindi naman nila malalaman eh. Yung kasalanan na gagawin ko, matindi to. Pero may plano na ako. Diba? Magsisisi lang ako, mag-ano, papakita. Kaya napansin ko yung isa dito, naalala niya, talagang overcompensating siya eh. Pastor, nagbabasa pa ang Bible, may kwento ng pabul sa kanya. Pag gano'n, na-ano na ako dun eh. Red flag na yun eh. Hindi mo kayang pag may ginawa ka talaga matinding sa kabila, sa kasalanan, huwag mong paplanuhin na babawi na lang ako. Magandang bumawi, tama. Amen. Okay, tuloy ko lang to. So, ito na. So, simula dito po, positive na. Amen? So, wag. Pero sabi dito, ito na papasok po yung mga preacher. Sabi daw, 1,000 shall flee at the rebuke of one. Pag meron daw isang nagsalita, at nag-review, kala yung review, pinapagalitan, sinasabi ito, mali yan! Isang hirap gawin nun, pag alam mo na yung gusto niya, alam niya yung gusto niya, sa kung ano man yung grupo man niya, sa church, but alam mo, hindi nila mapakinggan to, pero matapang ka, sinabi mo, ang sabi dito, kahit isa ka lang, kahit 1,000 yan, tatakbo yan, ibig sabihin, matatakot or susunod, parang ganun, mamaya makikita natin yan. Ngayon, ay pag lima, kung isa nga, tatakbo yan, yung kalaban o yung mga wala sa tama, pwede yan sabihin ganun. Ay sabihin ko na, lahat ng pastor dito, 1,000, tapos mali sila, tama ka, anong gagawin mo? May kasama na lang ako, wala, ayoko ng kalaban. Hindi, pero pag ikaw, pag pinanindigan mo yung tama, tatakbo yan, as in, alam din naman nila yun eh.
Eh, paano pag lima daw? Sabi dyan, talagang lahat na. Hindi mo sinabi lahat, pero sinabi, they shall flee. So, yun, mas madami. So, isabihin lang, kahit mag-isa ka, gawin mo yung dapat mong tamang gawin. Amen? At lalo na pag lima kayo. Sabi niya, till ye be left as a beacon. Ito na yung title natin. Alam mo kasi yung Israel nga, hindi naman lahat siya makikinig. Nakita natin kanina, rebelde, mga matigas ang ulo eh. Ano nga, 1,000,000 sila. Talaga nag-preach ka ng matindi. At least yung 1,000 susunod o natatakbo nga palayo doon sa crowd. Eh pag lima kayo, marami rin. So again, ganun yung ano niya, madalas yung sa Israel. Tsaka kahit mga Kristiyano ngayon, kahit sa Pilipinas ay maraming Kristiyano, pero actually bilang mo dyan yung tunay. Laging ganun, may portion lang yan. Okay? Yung time ng mga ni Jesus and after Jesus, yung mga apostles, may mga minsan marami sila pero iba doon, di tunay. But anyway, medyo miracle yun kaya medyo marami sila. Pero nagpatuloy, talagang hindi marami kaya, kasi nga ano eh, broad is the way, di ba? That leads to destruction. And then, of course, narrow and straight is the way that leads to life. Okay, ganun po yung, ano dyan, di lagi po, pero madalas. Okay, so, how I wish napakarami natin dito, pero tanggapin natin yung katotohanan, di ganun. Anyway, yung sabi dito, kaya nga magiging yes, parang, ano sila dito, parang minority sila. Pero, ano daw, ano magiging sila, yung title natin. So kahit konti sila, nag-iilaw naman sila. Amen? Kaya dito yung ating mga marami tayong passage dito. Sabi dito, paulit-ulit, dami nito. Alam, sabi sa Proverbs 4:18, sabi dyan, but the path of the just, hindi natin lahat to. Alas 10 tayo matatapos. Hindi, saglit na lang po ito, no? Proverbs 4, tingnan nyo po ito, paulit-ulit yung konsepto ng pagiging ilaw ng mga mananampalataya. Basahin nyo, ready, go. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yung just, okay, sa isang grupo, minsan may pinaka-righteous dyan. Pero kahit mag-isa, dalawa, minority, parang ka nag-iilaw. Amen? Amen. Nasa natin kahit naman, may puro loko-loko to, nahalo ka lang doon. Ay, baptist yan. Maingilag sa'yo yan. Pansinin mo yun. At sa halip na gawin nila ng malayong kalokohan nila, mas matalino pa, nakikita, na-observe mo lang sila, ma-influensya mo yan. Alam nyo ba yon? Kaya nga, again, Sodom and Gomorrah, di ba, ilan yung righteous doon? Isa lang. Kahit sampu sana yun, na spare. Kaso, wala eh. Anyway, ano pa, dami nito. So, anayin ko na lang yung mga importante. Of course, pinakasikat, Matthew 5:16. Ano sabi doon? May basa, ready, go. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, very good. Ibig sabihin, napakaganda, di ba? Kayo, ay ilaw daw kayo, nasa classroom nyo, sa pamilya nyo. Oh, anong gagawin mo? Sumunod ka lang sa Diyos, hayaan mong magningning ka, huwag mo itatago. Nagbabasa ako ng Bible, huwag mong gano'n sa kanila, pero alam nila yun eh. Hindi ka katulad nila. So, nagniningning ka nun, hayaan mo makita, later, ang maitataas at mag-glorify ang Ama. Ganun po yan. So, piliin ko lang ito, napakarami nito, pero isa na lang. Ito, 2 Peter 1:19. Famous din to. About the Bible. And of course, yung may basa, ready, go. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take it, as unto a light that shineth in the darkness, until the day come, and the day star rise in your hearts. So yan, medyo halo na yun. Sinasabi nyo din nag-shine yung salita ng Diyos. Pero pag inaral mo daw yun, napaputay sa puso mo, yung day star na yan, tinatawag yan, araw po yan. Kaya yung binasa natin kanina sa Proverbs, ganun din yan, di ba? Yung binasa nyo kanina sa Proverbs.
But the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. Ibig sabihin nun, yung araw, umpisa lang makikita mo, may araw na, maliwanag na. Eh lalo na pagtanghalin tapat. Ganun daw tayo dapat. Amen? Ngayon kayo, ilaw na kayo eh. Kaya sa mga class kapitbahay natin, makikita si Christian, punta na punta doon, na ilaw ka na doon, nagyatata ka na yun. Diba? Eh pagpastor, ay hindi ka pastor, diba? Oh. Pag talagang full blast ka na, sold out ka na sa Diyos, parang araw hindi ka na matingnan. Hindi sa negative way. So yun talagang naisilaw yung mga kasalanan. Yun yun. So ganun ang salita ng Diyos. Ganun ka rin pag dala-dala mo yung salita ng Diyos, ginagawa mo. So balik tayo dong sa Isaiah. So ganun po yun. Kaya yung beacon. Ngayon, yung beacon, ito, nabasa natin yung Matthew 5:16, no? So, ganun din yun. Actually, ang context na, di ba, yung wag mo nga daw ilagay sa bushel, di ba? Kayaan mo. So, ganun tayo dapat. So, again, parang beacon. And at top of the hill, eh, paano kung yung beacon nasa ilalim? Hindi na makikita. Kaya nga, ganyan tayo dapat, mga likod ng Diyos. Pakita natin, hindi iba yung pagpapakita, iba yung pakitan tao ha, iba ganyan eh. Kailan lang may nag-post eh. Sinagot ko kasi hindi niya nakuha yung ano ko eh. Yung brief ko actually negative sa binayaan ko na lang eh. Kasi parang nagmamalaki niya na ganito ako. Ah, okay. Lalo itong context natin dito, sino yung, anong attitude nung ano dito? Yung sabi kanina ng preacher. Diba hindi smooth things eh. Pag sinasabi mo yung totoo, may magagasgasan ang tawag dyan, magagalit, magagasgasan, parang gagalusan or ano sabi nila, ang gasgas naman ng salita mo, ano ba yan? Ang gaspang ng salita mo, ang gaspang ng ugali mo, hindi smooth. Kaya sa kanila lang yun. Yung katotohanan niya, nakita natin dito, may nagbago dahil sa preaching mo. Amen. Oh. Di positive yun. Nakapunta kanina. So yung, alumutan ko. Basta yung beacon, sa smooth, hindi na kayon. So, hindi nakuha, nilike na lang. Pero, ang ibig sabihin ko actually doon, huwag mo i-proclaim yung sarili mo. Gawin mo na lang, yan. Ang Facebook ngayon, hindi natin maiiwasan. Talagang dyan na yung tao eh. Sabi nga sa inyo, kung di ko natutunan yung mag-warning sa Facebook, hindi na mag-Facebook eh. Ano, kapag malike ko dyan, kumain ako ng ganyan. Pakailan mo iba doon. So, ginagana ng Facebook, pero hindi tayo mag-ano doon po, para lang masabi ang amen. Ganun din mga Katolik eh, mga ABS-CBN, ganun eh. Morning prayer. Panginoon, kami po ay walang kami ng takot. Parang ganun yung prayer kanina eh. Amen, amen. Hindi nila alam eh. Mas maganda yung basta eh, ba't ganyan yung paycheck mo? Parang sineshare mo, maraming mga galit dyan. Eh, pero at least makita nila, parang beacon, oy. May ganun palang perspective, mali pala yung ano, si Maria, ganyan. Alam nyo na yan eh. Ako, nagpapasalamat sa mga narinig ko dati, dahil Catholic pa ako, narinig-rinig ko rin yan. May salamat, may ganun, at least meron akong alam na, may nag-disagree pala dito, kala ko lahat na iniwala dito eh. So, ganun tayo dapat. Man, again ha, huwag namang over. Dapat ang tingin sa'yo, yung nagbibigay ka ng ilaw, hindi ka nanununog, okay? Huwag yung sunugin yung mga... Ano po ang patay? Ay, mga! Hindi kailangan niya. May tamang lugar dyan. Amen. Tuloy natin, therefore will the Lord wait that He may be gracious. So, nakita niya na positive to. Okay? Kasi simula dito, parang di mo kitang positive. Pero positive to. So, dahil may mga nakinig sa mga nag-preach, ayan ha. Ano po yan? Relate po yan. Kasi sabi kanina, nag-preach yung isa, yung 1,000 ay, di ba? Nag-flee. Okay? Ibig siya natakot or umalis. Sabi kaya sa flee, review of one. Ito na pala yun.
So, mapupunta sila, magiging beacon sila. And then, ensign. Pareho lang po yung hill, mountain. Okay, mas mataas yung isa. Pero, sinasabi dito, nasa toktok. Yung, so, therefore, yung beacon, tsaka ensign. Alam yung ensign, parang sign, parang simbolo. Ganyan ang sinisimbolo natin. Kaya yung Baptist na, ano, hindi natin inaalis yan. Iba yung naayon, Kristiyano pa rin ngayon, Baptist din naman kami. Eh, ba't mo ilagay? Ang CCM, laging ganun yan. Si, ano, si Haban. Eh, Baptist yun, sinungaling, kaya laging ginaganun eh. Eh, diretso yung mga bata, church kayo dyan, sinungaling, Baptist. Hindi ganyan ang Baptist. Huwag yung tatanggalin niya kasi yun parang ensay. Sabihin, yun yung pinitingin ng tao, parang label. Pero kailangan yun eh. I-label ka nila, basta tamang label, or mapapagkinlala ng, may kilala ka sa label, embrace mo yun. Tuloy ko lang, therefore with the Lord wait, that He may be gracious unto you. So, pag ikaw daw ay parang naging isang beacon, hindi madali. Diba? Ikaw ay lagi naupo na. Pero ang Diyos ay mag-await at gracious to you, therefore He will be exalted. Yung maganda, parang Matthew 5:16 kanina. Ang nag-ilaw tayo, ang Diyos ay naitaas. Ganon din dito. Diba? Siya yung may tataas, exalted, that He may have mercy upon you. So naitaas siya, tayo naman ang may bawa pero tayo ay kaawaan niya. And the Lord is for the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait on Him. So, naalala yung term na wait on Him, di ba? Parang leader siya, maghintay ka lang ang nasabihin niya. Okay? So, ganun tayo dapat. Kasi napaka, ano po yan sa mga church, sa mga mahinang Kristiyano na parang gusto, hindi pa pinagpapala, 6 months na ako dito. 6 months wala. Maghintay ka lang sa Panginoon. Okay? And though the Lord give you the bread of adversity, ayan ha, posible pa rin kahit mananampalataya ka na, nagtatapat ka na, ang Diyos binibigyan ka pa rin ng pagsubok. So kahit na daw yun, kahit na, water of affliction, parang kang umiinom lagi, ang hirap naman ang buhay, yet shall not thy tears be removed into a corner anymore, but thine eyes shall see thy tears. Meron tayo dyan sa Isaiah, naalala nyo. Yung mga rulers tsaka teachers, diba? Isa sa mga parusa yun. Pag wala ka na maayos na teacher, wala kang tinitingala, wala naman mga bata, hindi na alam na magawin natin dito, ba't wala nagtuturo sa atin tama? Eh pati yun, inalis na ng Diyos. Ibig sabihin, talaga sinumpala kayo nun. Kaya sinabi dito, kahit na paano daw ang Diyos, sa mga Hudyo to ha, at pwede natin relate sa atin. So dahil sila ay nagtapat, kahit na paano, at least hindi sila mawawalan teacher daw. At ganyan exactly nangyari sa Hudyo. Pag tinginatan niyo po ito, ang bihira, pasto, puro negative, hanggang malakay eh. Pero hindi sila nawala ng naguturo, di ba? May mga matapat pa rin, kaya nga nakarating yung pananampalataya hanggang sa atin. Amen. So huwag tayo mag-reglame sa sila, eh, bakit may mga pagan pa, dapat patayin na yung lahat ng Muslim, Katoliko. Kaya tayong protektahan ng Diyos, hindi mo kailangan. May mananatili pa rin teacher. Okay? So may pag-asa. Tuloy lang natin ito mamaya, blessing na ito, ang dami. Thine ear shall be heard, and thine ear shall hear a word behind thee, saying, this is the way, walk ye in it. Bakit behind? Kasi minsan, pag may kailangan gawin, minsan, sabi natin, hindi mo alam talaga gagawin mo, pero may bumubulong daw sa'yo, parang ganun, di ba yun? Okay yun, di ba? Pag gusto mo lahat, lahat sinasabi mo, ito, gusto mo, kaya ako ginawa yung tama kasi yung law of the land, for example. Walang sumasamba sa Diyos-Diyos sa Pilipinas kasi pinagbawal eh. Hindi ganun ang method ng Diyos. Hayaan ka niyang lumakad, sabi nga sa Titus, di ba, ungodly world. Okay lang yan, pero may bubulong sa iyo, huwag mong gawin yan. Ito yung tama, doon ka lumakad. Amen. Amen. Dito ka mag-church, huwag dyan. Iba sa inyo na may bumubulong sa inyong ganyan, di ba? Ano ba yung tama? Alamin nyo, doon ka lumakad. When you turn to the right hand or to the left, ye shall defile also the covering of thy graven image. Ito na, nakaka-relate po ako dito kasi po nung natutunan ko ito, batang Kristiyano pa ako, eh talaga naman yung mga rebulto, sa demonyo pala sabi sa Bible. Nung una siyempre sabi ko, hindi naman siguro, lang yan eh, imahe lang yan eh. Kaya nakuwento ko ba sa inyo yun? Buti hindi naman na gano'n sa akin si mother. Pero talagang di ako nakapag... Kasi nakikita ko paano kami na... Ano yung pamilya namin, parang... Binababoy kami ng demonyo. Siguro galit na galit din.
So nagkakaproblema na kami sa pamilya, parang di pa nila alam yung gagawin nila. Ako alam ko, pero hindi ko siya nakikinig. Anak lang kita eh. Again, huwag niyong gagawin niyo, pero hindi ako nakapagtimpi. Anong ginawa ko? Alay yun. Ewan ko siguro yun. Inaaral ko kasi yung Bible. Talagang, anyway, ganun ka daw. Kunwari, si DM, yun pang mga revolt. By the way, gagawin pa, yun pala yung gusto ko sabihin, no? Kung may revolt, hindi sa lola niyo, ha, sa nanay niyo, ha? Yung sa inyo, kung may revolt kayo dyan, ipunin natin dito, hindi natin sa sambahin, usunugin natin. Amen? Kung meron lang. Kung wala, di wala. Hindi tayo bibili, okay? Okay, ganun, gagawin natin yun. Ito, sabi dito, yun. He shall defy the copy of the graven images. Babastusin niya, parang ginawa ko dito. Naalala niyo ba dito, yung bago ito? Yung Santo Niño. Ay, Santo Niño dito ngayon. Yung Maria Kunwari daw dito. Ang sarap nung ano ko dun eh. Talagang ano, dapat binidyo pala yun. Pero ang tigas din, nakakasala ko eh. Tigas, cemento, puro. Mayroon pang reinforcement eh. So, pero pag ano ka na, pag natutunan mo ito, sa demonyo yan, anong gagawin mo dun? Hindi ka basta-basta, okay lang yan. Hindi okay, sabi dito. And the ornament of thy molten image of gold, kahit ginto yan, sabi dito, thou shalt cast them away as a menstrual cloth. Ayaw ko nang pag-usapin, basta maduming yun. Alam nyo na yun? Parang tinatapon yun. Ganun daw yung gagawin mo sa mga graven image. So hindi ito, hindi pwedeng neutral ka. Kaya gantong preaching natin dito, kung ma'am, meron ka medyo may ano ka pa dito, kung ma'am, si Christian Kunwari, gusto mo nga sabihan yung mga bakla, ganyan. Hindi ka pwedeng maging neutral dito. Ganun yung preaching natin. Ayaw kitang manatili na naloloko niyan. Kaya kung mamimili ka ngayon, ako, ba-preach ko lang yung tama, yung totoo, yung tama, sakto. Pag naintindihan mo yon, ikaw na mismo yung mamumuhi sa mga ganyang ayaw din naman ng Diyos dyan. Tatapon mo raw yon, and then, shall give the rain of thy seed that thou shall sow the ground withal, and bread of the increase of the earth, and shall be fat and plenteous. In that day shall thy cattle feed. So basically, blessing to. Pagpapalain ka raw niya, pag dumating ka sa gano'n na talagang nakita niya, magpapalain ko na nga to, okay na to. No? Nasubuhan ko na tong anak ko to eh. Hindi mo titigil ito. Magpalain ko na lang para gayahin din. Mag-inspiration din sa iba. Ganun yung sabihin nun. Kaya ako kahit, again, ngayon, bound kami sa utang, pero nakikita ko yan, darating yan. Amen? Amen. Blessing. Kayo din. Amen? Amen. Nakikita ko mga taga-baybay sapa. Nakakawa minsan, pero hindi, darating yan. Hindi kayo kailangan, ano, darating araw. Hindi lang bahay na maayos bibigay sa inyo. Wala pa yan sa Diyos eh. Alam niyo ba yun? Pag nagtapat kayo. The oxen likewise and young asses that ear the ground shall eat. Ganun lang din yun. Pati daw yung mga alaga mo, malinis yung kakainin. We shot winnowed with the shovel and the fan. So, sinabing winnowed daw, alam niyo, parang hinihiwalay po yung shaft sa ano. Ibig sabihin nga talaga malinis, maayos, yung kinakain nila, ikaw, tsaka pati aso mo. Ito yan, di ako ano sa aso. Kung sali gusto mo ng aso, pati aso mo, masarap kinakain. Amen? Ayoko pa rin sa aso. But anyway, kung gusto nyo, kayo na yun. There shall be upon every high mountain and every high hill rivers and streams of waters in the day of the great slaughter when the towers fall. So medyo mahirap intindihin, pero kunin mo lang sa context, hindi mahirap yan. May panahon daw na, minsan kasi, parang naalala nyo yung panahon ni Joshua, pumasok sila sa promised land. Ang daming blessing, pero saan ang galing yun? Una sa Diyos, pero yung una, yung panahon na yun, ang nag-i-enjoy doon yung mga kalaban ng Diyos. So pag pinatay daw itong mga to, ikaw na mag-i-enjoy doon. Gusto nyo ba yun? So parang ayaw natin, pero yun talaga eh. Hindi natin paghahangaran yun di sa atin, pero yun talaga yun. So alam nyo, earth na to, di ba? Sino pinakamayaman dito? Sino Bill Gates? Ay, iabang yung mga yan. Kahit si Elon Musk ngayon, kung ano nang pinagsasasabi, kala nyo, lahat ng tao maluloko yan dahil mayaman siya eh. Sila nga malakas ngayon eh. Mamatay sa impyerno para sila. Tayo ngayon mag-i-enjoy nun. Ano mga in-enjoy nila? Parang si nakita ko kailan lang si... Sino ba to? Si ano nata? Si Mark? Si Zucker. Ang gaganda ng mga binibili niyang lugar.
impyerno naman, tayo mag-enjoy doon later. Amen? May mga lugar po, sir, na napaganda eh. Sa earth pa lang yan, ha. So, yun yung sabi dito, yung sabihin, may magkakaroon ng waters, yung sabihin, blessing yan, ha. Again, pag water streams, dyan ang gagaling yung buhay. So, lahat daw ng mountain, mayroong ganun, sabihin, blessing na naman, okay? Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun. Pati moon. So, again, kung alam niyo yung new heaven and new earth, di ba? Wala nang ang sun kasi ang Diyos na yung ano. Sabihin, gusto natin ganyan. Sa mga lugar na medyo madilim, pag tinignan mo daw yung mapa ng Korea, sa gabi, kasi satellite, di ba? Nakita mo yung North Korea, parang ang dilim. Kasi mahirap sila dun eh. Meron lang ilan-ilan, yung mga politiko lang. So, pag yung isang lugar mailaw, kaya ito makailaw eh. Pero hindi ko may kislam-kislam ha. Ano lang, maayos. So, ano pa yan? Blessing yan. Tapos yung buwan parang araw na. Eh, paano yung araw? Eh, 7 days daw. Eh, 7 days siya nga. Ibig sabihin, lalong 7-4. Ibig sabihin, again, dinidescribe lang po dito yung blessing na magkakaroon tayo. Pag ikaw ay nagtapat sa Diyos. In the day, that day that binded up the breach of His people, lalala yung breach. So yung mga damage, pwede natin gawin, pero pag ang Diyos ang gumawa niyan, okay. Naalala ko ito, yung mga sasakyan. Minsan, kahit anong paayos mo, may pangpaayos ka, kaso, pag konti-konti lang ayos siya, minsan wala eh. Sira pa rin, or konting ayos lang, ganun yan, kahit ang pinaayos ka sa bahay mo. Kapag ang Diyos ang nag-ayos, yun ang maganda. Hindi sabi dito, lalo ito, pinuturo ko dito, Israel, ang mga Udyo, pamilya mo, sira pamilya mo, anong gagawin mo? Nag-divorce, kung ano man yan. Ang hirap nun. Pero pag ang Diyos nag-ayos, maayos. Amen? Yung sinabing buhayin yung patay or something, may pwedeng gawin ng Diyos para sa kung ano man yung na-damage, na nagawang damage ng kasalanan mo. Amen? Pag ang Diyos ang nag-ayos, kaya magtiwala ang ganun, never gonna, basta meron na yung sasana, iya na ako sa dyan kasi ganyan ang hayaan mong Diyos ang mag-ayos. Ang dami po sa Bible na sabi yung sino mong hindi maayos yung ano dito, yung pamilya lang ni David di maayos, di ba? Bandang huli naayos naman kahit na paano. Tiwala ka sa Diyos. At ako, dati mag-isa rin ako eh, pero yun, salamat. Yan lang talaga, palitan ng Diyos yung ayaw nila. Ano pa yung mga bridge sa yan? Sa career mo. Gusto dati, loko-loko kasi ako eh. Kaya hindi ako maayos yung career ko eh. Magtapat ka lang sa Diyos. Ang daming ano eh. Ako, yan ang hinaharap ko ngayon. Diba? Yung career na maayos, businessman niya, kung ano man yan. Kaya yan, sa pag-aaral, pastor, huminto ako ng 3 taon eh. Ayusin mo ngayon, magtapat ka sa Diyos. Amen. Hindi mo alam. Pwedeng gawin ng Diyos. Ang dami diyang opportunity ang Diyos ang mag-aayos. Pag siya nag-aayos, maganda. Yung nasasabi dito. Tuloy natin. But especially dito, again, more on people of God, more on as a whole. Pero pwede mo rin sabihin sa sarili mo yun. Okay, tuloy natin. Lapit na. Behold, the name of the Lord cometh from far, burning with His anger, and the burden thereof is heavy. His lips are full of indignation. Negative na naman. And His tongue as a devouring fire, and His breath as an overflowing stream shall reach the midst of the neck to sift the nations with the sieve of vanity. Pag sinasabi sift, is parang sinasala, sieve, panghasala. And there shall be a bridle in the jaws of the people causing them to err. Ito po'y parusa na sa mga hindi nakasama dun. Ibig sabihin, lalo yung nabagin natin din, pag may kalabang ka, nahiinggit ka sa kalaban mo, eh paglalagyan sa Diyos siya, huwag ka mahiinggit, na magtuloy ka lang. Pag alam mo tama, ako bilang pasubisan, naisip ko talaga yan. Maglalim, magnakita ko si kay Buloy. Wow, ang laki ng church, di ba? Compound nila, nagtatago ngayon. So parang naisip mo, but Lord, ba't yung magbigyan ng ganun? Alam na natin, kasi may purpose siya. May ayaw na niya ng ganun, sobra-sobra, biglaan. Hindi makabuti sa atin yun. So ito yung mangyayari sa mga hindi sumusunod sa kanya, na gusto niya parusahan niya, na sinasabi dyan, parusahan sila. At sila, sabi dyan, no? Causing them to, so parang again, Romans 1. Medyo kabisado ko na. Kaya sabi doon, sa mga bakla, sabi dyan,
And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. Ayaw mo ng Diyos, ha? Ayaw mo, sige. Ay, sige, alisin ko ng Diyos dyan. So, maluloko, may sira ulo nun. Kaya ganyan mga bakla, eh. Ay, mahal ko siya. Para sa, ha? So, nakakuha yun. Reprobate mind ka na kasi. So, kaya huwag niyo makakalaban ng Diyos. Huwag tayong rebelde. Amen? Ye shall have a song. Ito, balik tayo sa positive. Ye shall have a song as in the night when the holy solemn day is kept. Yung kalaban nila, pinaparusahan, nagkakamali sila naman, pakanta-kanta lang. At hindi basta kanta, ha? Yung maayos ang kanta natin. Solemnity, talagang solemn. Tahimik, no? May kapayapaan. Gladness of heart, as when one goeth with the pipe to come to the mountain of the Lord, to the mighty one of Israel. So parang si David na nilutukoy dito. Parang kumakanta lang. Kaya huwag kayong mag-isawang awit-awit, ha? Hindi na buti nga, paawit-awit yung iba. Miserable buhay. Saka yung mga nag-backside, ganun din yun. Namimiss kong kumanta dun, kasi hindi na pwede. Bumalik ka lang. Pwedeng-pwede yan. Amen. Tapusin ko na to. And the Lord shall cause His glorious voice to be heard. Yan po sa mga backslider, hindi nga na, ayaw mo ng Diyos, ha? Hindi mo talaga makikinig. Ang problema, yung pala yung kailangan mo, inayawan mo. Kaya pangako din sa mga pinagpapala, makikinig ang kanyang glorious voice. Ganyan po yan again, tayong mga baptist ako, kaya na-inlove ako dito, eh. Talagang wow eh. Gusto ko ganun. Nag-increase yung knowledge ko, maayos, nag-aaral tayo, natututo tayo, na-apply sa buhay natin. Yan ang gusto ko eh. Ewan ko sa iba sa inyo. Amen? Nag-extend lang ako ng konti eh. Hindi pa ito yung ating ano, record, ha? Sabi dyan, nasa na ba ako? And shall show the light. Ito may negative na naman dun sa mga masasakta naman. O parang revelation to. Lighting down of his arm with the indignation of his anger and with the flame of the devouring fire with scattering and tempest and hailstorm. For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod, and in every place where the grounded staff shall pass, which the Lord shall lay upon him, it shall be with tablets and harps, and in the battle shaking with will he fight with it. So, balik na tayo sa kalaban ng Diyos. Again, pag yung kalaban mo, yan, pinag-pray natin, magka-cancer, kung sino man yan, si Xi Jinping daw, may sakit na rin, kung ano man yan. So, gusto natin yung, kasi kalaban ng Diyos eh. Tapos na! Ay, basa niyo ngayon last, ready, go. For the moment is ordained of old, paid for the king is prepared, he hath made it deep and large, the father of his far and much good. The breath of the Lord, like a stream of brimstone, in the kingdom. Ano yung Tophet dyan? Tophet. Ulit-ulit yan sa Bible. Tophet, dyan sinusunog yung mga, dyan sila nag-o-offer actually ng strange fire, ng in-offer yung mga bata. Another term dyan, yung Gehenna, tsaka yung Valley of, kalimutan ko agad, ha? The Valley of, ulit-ulit yan eh. Kalimutan ko. Basta yun. So, ang ginagawa nila dati doon, sumasama sila Diyos-Diyos, doon na sinusunog yung mga bata, pero later, sinira po yun ni Josiah. Okay? Josiah, kasi revived sila. Ba't na nagenta tayo dyan? Sinira niya. So maraming panahon na kaya yung iba din na iniwala sa impyerno kasi yun daw tinutukoy doon. Pero actually, impyerno na nga actually ito. Okay, sabi dyan, no? Hinanda for the king, it is prepared. Yung king dyan, negative. Ay, malakas ka ngayon, ha? Hinanda ka doon. Parang si Satanas. He had made it deep and large. Sa Isaiah din yun, diba? Sabi doon, sa Psalms ata yun, yung pinalaki niya yung hell. Kasi daming pupunta doon eh. Much wood, ibig sabihin talagang nagbabaga. And the breath of the Lord, like as that kindle, so lalong pinapaapoy ng Diyos. So impyerno po yung tinutukoy dito. Men, so again, pwede yan sa physical, pero
pag in-apply mo sa eternity, impyerno yan. So again, binalik niya kasi yung mga papatasahan niya dito. So anong sabihin yan? Again, ang para sa atin, mas naman na pinag-usapan yung impyerno. Yung mga kalaban mo kasi, huwag kang ma-insecure dyan, huwag kang... Diba kasi ganyan tayo madalas? Napakadalas. Bakit nangihina yung mga Kristiyano? Hindi na ako mag-church kasi sinabahan ako, sinabihan ako ng kalaban ko, manang daw ako eh. Oh. Ano pa yan, mahina pa yan, eh paano pag pinipersecute na, oh, inom tayo ha, sarin ka pa yan, hindi ka uminom, bakla ka ito eh. Ilalo mo kahit mga colleges, oh, mag-aaral ka doon, ano ka, Baptist, meron bang Baptist College, meron din, kaso hindi ganyan kalalaki. UST, di ba, Tineo, so sila, ganun kalalaki, so aasarin ka nun. Ngayon, paano kung ikaw talaga yung tinitira ng mga yan? Marami pang katulad mo. Anong gusto mong mangyari sa mga yan? Sige nga. Sa mga kalaban natin. Ano yung tamang mangyari doon? Yung mga false teacher na ngayon, sumikat na sikat, hihiyaman. Anong gusto mo? Okay lang yon. Di ba, pag alam mong kalaban yung gusto mo makita yun sa impyerno eh. Ayaw, sa mga anong pasto, parang ngayon ko lang na. Yun ang gusto mo, yun din ang gusto ng Diyos. Kaya comfort sa atin to and encouragement. Na huwag tayong matukso ng gano'n, doon ka nakatingin, parang ang pangit ata ng Baptist, parang gusto ng iglesia ni Manalo. Ini-encourage tayo ng Diyos dito. At balik tayo sa kanina sa hard preaching tsaka sa smooth. Kaya maraming tao doon, yun sila yun. Yung tinutukoy dito, sila yun. Ganyan po yan, maniwala kahit mga Baptist. Pastor, bakit din yun ang ginagayang? Kasi ganyan, ayaw ni ganyan ang ganyan. Paulit-ulit yan. Ganyan lagi excuse. Ngayon, nakita na natin yung pattern. Gagayahin pa ba natin yun? Minsan, hindi madali. Diba sa Baptist din to eh. Kaya ang in-encourage tayo ng Diyos. So again, medyo multifaceted and multi-level tong ano na to. Parusa, obviously, iba yung parusa sa ibang klaseng kansalanan, sa medyo compromise lang na Baptist, sa mga natinding Catholic. Iba-iba yung parusa dyan. Pero again, ang lesson dito, may parusa ang Diyos doon. Amen? Amen. Hindi natin kailangang ma-discourage. At parang hinahanda tayo dito, yan, pag hard preaching, nakita mo ngayon, ha, ganun pala sasabihin nila, anong gagawin mo ngayon? Pwede kang magtapat, dapat kang magtapat lalo. Kasi linaw sa Bible eh. Ang kalalagyan natin, pag nagtapat tayo, blessing, tapos sila, impyerno. Kung hindi may impyerno, parusa, husang ka pa. Amen? Amen. Gandang start nito ng ating ano. Sana na nakuha natin yung message. Marami pa yan. Ako mismo hindi ko pa alam lahat sa isa. Nabasa ko na yun. Pero hindi ko in-organize ng ganito. Pag nagbabasa lang ako, basa lang yun eh. So kaya ito, sabay-sabay natin inaaral. Amen? Amen. So huwag kayong liliban sana ng Thursday. Hindi, Thursday lang yan. Parang mas maganda pa ngayon Thursday eh. Minsan ha. Kasi solid dito eh. Okay, so let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Very famous din po ito, Lord. Sa iba, hindi binabasa ito, hindi nag-aaralan. Diba, nakita namin yung comparison between yung mga tunay na lingkod ni Lord. Medyo may rebuke. Minsan may talagang magaspang. Sabi nila, para sa kanila, magaspang yung salita nyo, ng salita ng lingkod ng Diyos. Kaya kinumpara dito yung mga rebellious, Panginoon, ang gusto nila marinig, mga smooth things. Gusto nila, naloloko sila, binobola sila. Nawa, hindi ito may maging ganito, Panginoon. As we go to the seventh year of this church, Panginoon, I pray na patuloy kami sa katotohanan, totoo. Kahit minsan na entitled or yung pagkatapat namin, Lord, ang katumbas nito ay suffering minsan. I pray magtapat lamang kami, Lord. Makita namin blessing. Binescribe nyo dito, hindi man ngayon sa langit. But I believe kahit minsan dito ngayon sa lupa, Panginoon, may bigyan kami blessing. Tiwala kami sa inyo lagi. At again, lalo sa ganito, mahalin namin yung embrace namin yung ganitong style of preaching, Panginoon. Kami rin mismo, malaman namin balance kung paano mag-preach, mag-share, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. Alamin namin to Lord. And so, makita namin na effective to Lord. Makita namin pattern mga churches, Lord, na medyo soft na mag-preach. Papunta yan sa compromises, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, pray for this church na magpapatuloy, magtapat sa inyo, Lord, kayo mga magagabay.
Marabanggit kanina, Panginoon, may sakit. Ate Mars, Panginoon, pagkalingan niyo po siya. Sa mga mag-aaral, Panginoon, yung mga medyo nag-skip, tulungan niyo po, Lord, sila. Tapos, Pastor Lito, pagkalingan niyo po, Lord. Mangyari, Panginoon, yung nasabi niya na every year dito, Lord. Ganoon si Pastor June. At kulayan niyo po ba isa again sa mga salita, mahalin namin to Lord ang preaching style, ang Bible Panginoon sa preaching. Masalay kami dito Lord at again makuha namin yung tamang timpla, balance. Alam po Lord, kaya malulating in Jesus name pray. Amen. Amen.